Hi, Kablab! So, nandito na po tayo sa Columbus Consultancy para kausapin si Miss Diane about sa processing papunta sa US, sa UK. Today's video naman po mga Kabilabs ay about naman po sa UK. So, continuation po ito ng topic natin last time sa mga nakapanood po about sa USA. So, ilalagay ko na lang po sa description box below kung hindi nyo pa po napanood. So, ngayon naman po, yung mga ano po yung job order sa UK, saan sa UK, at magkano yung sahod, at mga requirements po. So, ganito siya. Yung UK, ang job offer natin is caregivers. Meron tayong tinatawag na senior carer or the care support. So, ano naman ang difference ng senior care? Yung senior care, yun yung mga nakapagtapos ng nursing graduate. Well, yung care support, it doesn't matter kahit high school graduate, any other courses, as long as na may experience, 1 year experience, okay, pwede silang mag-apply. Yung differences ng care support at saka yung senior care support, wala. Same lang yung gagawin nila, same lang yung salary, mas malaki lang yung responsibilities ng senior care. Kasi if ever mag-absent yung isang doctor, pwede silang mag-assist dun sa medication. Live out po ba doon? Yes. Lahat live out. Live out. Bale, ang sponsor mo, kung i-compare natin dito sa Israel, ang Israel caregiver din naman kasi dito. Kaso nga lang, private employers. Mm-hmm. Bale, live-in, tapos you are on private homes. Tama? Yes po. Where in fact, doon sa UK, it's live out, tapos ang employer mo, yung mga home cares. Ang employer mo is the home cares. Hindi mo employer ang mga pasyente or yung patients. Pag ang difference dito sa Israel at saka sa UK, kung i-discuss natin, is that yung mga pasyente, for example, sa home cares sa UK, you need to take care of all of them by rotations or by shifting. Dito kasi, live-in ka, kung sino lang isa lang sa kontrata, isa lang, wala. 1:1 ka. Doon sa UK, 1:1. Yeah. Pero per rotations, hindi lang naman na, oh, kapagod naman pala dun. So, paano pag 20 sila? Hindi lang naman ni isang caregiver, tama? Kung yes, 20, po. Depending on the number of patients, ibabagay din yan sa caregiver kung ilan ang caregiver. Example, sa past, ano namin, sponsor namin, 9 ang kanilang pasyente. So, meron silang 3 caregivers. So, yung 3, per shifting and rotations naman, napaghawak. Ah, okay. So, maganda rin naman pala. Yung ano po nila, yung working hours? Working hours, depende. Meron tayong morning shift, meron tayong night shift. So, kung morning shift, mag-i-start, it's from 6 to 3. It's 8 hours per day. Mm-hmm. Panggabi naman na shift, 4 to 10. It's 8 hours every shifting. So, wala pong ano, 11 to 5 a.m.? Meron din ganun. Depende sa ano, home care. Mas malaki yung sahod ng night shift. May client akong nagpunta doon, sabi niya laging gusto niyang mag-overtime kasi after 8 hours niya, meron siyang parang lack of staff sila. So laging gusto niyang mag-overtime sa gabi. Saka wala masyadong trabaho pag gabi. Correct. Tulog naman na yung alaga. Just in case lang na magligali yung alaga natin. Okay. So, kaunahan po na kailangan dito sa UK ay may IELTS po ba dito? Yes. Yan yung pinaka-importante. Kailangan natin mapasa yung IELTS UKVI. There are different kinds of IELTS. So, pinaka-required na IELTS for UK is IELTS UKVI tapos Band 5. And all the category not lower than 4. Let's say, for example, yung 4 na category, for example, is my reading, my speaking, my writing, listening. Okay. So, in every category, kailangan ang ano mo, ang score mo is 4. Example lang, yung reading, or listening, medyo may sira yung headset, tapos ang score mo is 3.5. That means you have to do retake. Wow! Lahat po yun? Yes! Everything! Grabe! So, hindi lang yung, sorry, magbubuk lang ako ng listening kasi doon lang ako na-fail. Doon lang ako magsak? No, hindi.
mag-remake ka ulit, walang per category. So, magkano po yun? Pag kami ang nagbubook, 1,470 shekel. Pag sila ang nagbubook sa website mismo, 1,290 shekel. Bakit 1,370? Kasi yung sa fees ng credit card, mas mahal. Yung sa conversion ng ano ng pounds to shekel, mas mahal sila. Kaya 1,370 ang ano. So, may mga ano naman, may mga offers. Madali lang ang IELTS. Sobrang dali lang yan. Opo. Base po sa mga naririnig ko. Basta mag-self-review sila. Ang first step natin for UK is registration. Okay? Kailangan nilang magpa-register muna to save the slot. Then after that, kailangan na nilang mag-take ng IELTS. May question po ako. Go. What if yung iba po, gusto mo na makasigurado kung kakayanin nila yung exam? Pwede po ba mag-IELTS muna sila bago mag-register? Pwede yun. Basta hindi namin sila i-assist sa IELTS. So, if ever, mag-take sila, magre-register sila ng sarili nila sa website, sila na bahala makipag-coordinate doon sa IELTS British Council sa Ramat Gan, they can do that. Saka sila pupunta dito pag meron na silang certificate na pasado, that's fine. Okay. Pero yung sasabihin mo na tatawag sila sa amin, magpapa-assist ng booking ng IELTS kasi hindi sila masyadong marunong or wala silang credit card. So, doon kami nag-a-ask ng registration muna, of course. And then, after that, nung IELTS, doon tayo mag-start ng kampi ng process. Ang process namin, 5 to 9 months. Okay? Mas mabilis? Yes. Tapos caregiver pa. Nas caregiver pa. So, 5 to 9 months. And after ng IELTS, maghihintay sila ng email ng tie-up namin sa UK. Once we got the confirmations ng consultations tsaka registration naman sa tie-up, maghihintay sila ng interview sa sponsor. Bakit may consultations dun sa tie-up namin sa UK? Para sa ganun, to know you better. Kasi sila din ang magpupush sa sponsor. O si ganito, ganito. Ilang years na siya dun sa Israel, ganyan. Aww. So, friendly siya, nag-i-smile siya lagi, ganun. Yung parang sila na ang magbaback up sa'yo. So, ibig sabihin, kung mag-a-apply ka, galingan mo na. Sa consultation pa lang, mm-mm, nakasalalay din sa kanila. Yes. And also, dun sa CV mo, kailangan marami kang ilalagay dun sa CV kasi yung mga sponsor, let's say for example, hindi ka pa interviewin. Kasi send out namin lahat ng mga CV sa mga potential sponsors. So, pag na-receive namin yung CV mo, ako, let's say for example, ako yung sponsor, sisi ko yung background mo, mailan yung ano. So, dapat galingan sa CV. And then, pag nagustuhan ka ng sponsor, magsiset na tayo ng interview. Yung interview naman, hindi naman on the spot bukas. Like, bibigyan ka namin ng 2 days para makapag-decide kung okay sa'yo yung date and time of your availability. Tapos ikaw na lang mag-confirm. So, interview po yun kanino? Sa sponsor na. Ayun yung talagang gagalingan mo na. Okay? Oh. Ngayon, magbibigay kami ng sample questionnaires para naman makapaghanda yung applicant. Ah, wow! Yes. May kodigo. Meron tayong kodigo and the way how you manage to do the interview. Parang kailangan lang, of course, eye-to-eye contact, laging smile, wag kang nervousin kasi, di ba, you want to get the job done. Then after that, yung pagka, for example, on the spot of your interview, sabihin sa'yo, oh, gusto kita, pwede na kitang i-hire. Kailangan wow mo gustong pumunta dito. Siyempre, ikaw sabihin mo, kailangan mong magpaalam sa employer. Lawyer. Tama. Nagkasundo na kayo. Ngayon, isi-send na sa'yo yung job offer. After 1 to 2 days, yung job offer naman na yun, nakalagay dyan kung ano yung mga offers ng sponsor. Magkano yung salary mo, ilang days of work, kailan yung day off mo, ano yung expectations nila sa'yo. Nandun na lahat sa job offer. Magko-confirm ka ngayon, yes or no. Kung medyo juicy ka, pwede ka nang magsabi no. Pero kung hindi ka naman choose, so you just say yes, I confirm, let's proceed. So magpro-proceed na sila sa COS. Ano po yung ibig sabihin ng COS? Certificate of Sponsorship. Ah, okay. So yung COS na yan, ang waiting time period natin up to 3 months. Pag ready na yung COS ng sponsor, mag-wait ka lang ng 2 weeks. Yun yung mga advantage na ready na yung COS ng sponsor. Kasi pag hindi pa, you have to wait another 3 months for your COS. Pag dumating naman na yung COS mo, that's the time na magpapavisa appearance na tayo. Good thing, visa appearance, walang questions. Para ipapasa mo yung requirements? Yes, ipapasa mo lang requirements, magpapapicture ka lang, biometric, and that's it. Bibigyan ka na nila ng SIM card pala on the, ano, on the... SIM card na ng UK. Ba, may pa-free sila.
Pwede ba nang sabihin kung magkano yung magagastos sa UK? Of course, yes. So, sa UK, 7,000 pounds. Hindi dollar? Hindi. Gulat ako. Dati, yung mga first batch namin, they only paid 15,000 shekel, including everything except IELTS. Ganun kasi ako pag nagpapa-first batch. Nagtaas na rin kasi yung tie-up namin, kaya nag-ano na ako. Instead of sasabihin kong 7,500 USD, so let's say 7,000 pounds currency na lang yung in-change. Uh-huh. Yun yung nangyari, kaya nagtaas. Mataas pa naman ang pounds. Okay, so counting idea lang po kung magkano sasahurin sa UK. Okay. Sa UK, it depends. 10 to 11 pounds per hour. Depende yan sa sponsor. And also, yung locations all throughout yan, all throughout UK. Pwedeng ma-ano ka sa province, province size. So, hindi pwedeng mamili. That's the thing. Kung napaka-juicy mo talaga, super-super juicy gusto mo lang doon. It will take time. Hindi lang 9 months yung prasin mo kasi ilalagay namin, ire-red-tag ka namin na okay, ito gusto lang niya London. So, paano pag hindi kami makahanap ng London sponsors, di ba? So, dapat lang flexible tayo kung saan tayo mapadpad. 3 years din ang contract. Ah, 3 years. So, yun yung difference ng parang US. Sa so, US, 1 year. Yes, ngayon ang UK, 3 years. After 3 years, kung gusto mo na maghanap sa ibang other ano, pero alam mo, mas maganda rin yung sa province ka kasi yung cost of living din dun, mababa lang. Especially sa, syempre, accommodations. Ang accommodations natin sa UK, mahal yan. So, kailangan talagang okay lang din tayo mapadpad. O ano lang, maging ano lang, open-minded and flexible. Yun yung maganda. Oo, kasi ano ba yung in-apply natin, diba? Kaya nga tayo maging ibang bansa kasi gusto na natin makaalis. Mm-hmm. So, bakit namimili ka pa? Okay. Po sa US po, ay passport lang. Yes. Ang UK, madugo. Madugo kasi caregiver. Skilled worker lang kasi. Yes. So, kailangan natin ng IELTS, first of all, IELTS UKVI. Academic or general, it doesn't matter, basta band 5. Okay, lahat ng category dapat nasa 4. Number 1 yan. Number 2, kahit high school grad, okay lang din. As long as na meron kang experience na 1 year caregiving. At least 1 year. Yeah. Kung ang experience mo more than 1 year, bonus na yun sa'yo. So, especially na lang yung mga 5 years ang experience nila, batikan na yan, sabi na natin. So, dun lumalaban ang mga high school grad. Sa experience. Okay? Next is, kailangan meron silang COVID certificate. International yan. At least 2 shots. Paano pag wala po? No. Hindi sila pwedeng hindi namin sila pwedeng tanggapin. Kailangan din nilang mag-provide ng 2 reference letter. From their current employer here in Israel or from the previous employer. Or pwede rin silang mag-ask ng character reference from the agency. So medyo madugo talaga siya. And what else? And may mga sponsor na nire-require magpa-medical. So sa US, wala pong medical? Wala. Sa UK, meron. Magme-medical lang sila sa USA pagka meron na silang visa appearance. Ah, okay. So, kailangan clear din sila. Wala rin silang tuberculosis, any contagious disease. So, may mga sponsor. Hindi siya required sa embassy, pero mismong sponsor ang gustong background check na okay ang applicants or ang worker. Next is, kailangan din natin mag-provide ng proof of address para dun sa COS. Yung proof of address naman, syempre, dito sa Israel, wala naman tayong electric bill. So, ang ginagawa namin, nag-open tayo ng bank sa NIMA, sa REWAR, or sa DOAR. Ang hindi lang okay sa DOAR, Hebrew yung ibibigay sa'yo na proof of address mo. So, kailangan mo pa yan ipa-translate. So, kailangan po English talaga. Yes. So, better sa NIMA na lang tayo mag-open ng bangko. And police clearance in Israel, MBI sa Pilipinas. So, madami. Madami siya, pero worth it naman. For example, yung COVID, dito naman sa Israel, mandatory na yan sa'yo. Yes, yung pinaka mostly, ano lang, problema kukuha ng reference letter. Doon sila nagkakaroon ng problema. Kasi ayaw nilang magpaalam. Correct. Ayaw nilang sabihin sa current sponsor. Paano po pagka ganong situation? Hanapin natin yung previous. What if pagdating na pagdating dito ay isa pa lang? Yung sponsor nila? Yung amo niya. Okay. Pwede nating sabihin na itong specific applicant na to, 1 year pa lang dito sa Israel, tapos isa pa lang yung naging amo niya. So, kukuha lang siya sa isang amo, tapos isa sa agency. Character reference sa agency naman. Para recommendation. Mm-mm.
to check na hindi baliw ito ang si applicant. Oo, no. Okay naman pala mm-hmm. siya. So, kailan po kukuha ng police, NBI? Police and NBI kasi may expiration yan. Pagka meron na tayong job offer, doon na tayo mag-start to collect your documents. Pero yung recommendation po? Pagka mag-apply sila, registration, kailangan na meron na silang i-provide sa amin na reference letter or recommendation. Kasi ayaw namin in the middle of process na, oy sorry, yung employer ko ayaw palang mag-provide. So ano na gagawin natin? Kailangan yun ng sponsor mo, di ba? At least meron silang ma-provide na isa. And the age? It's 22 to 50 years old. Pag na tayo ng 50 years old, depende na yan si sponsor. Kasi may mga sponsor naman na gusto ko yung 50, yung medyo matanda na kasi mas okay yung pag-coop up nila sa patients. Depende lagi si sponsor. Okay. So, it's 22 to 50. Above 50 years old, that's depend on the sponsor. Pero hindi kami kumukuha ng above 55. Parang 52, 53, ganun. Tapos pinapacheck ba namin sa tie-up namin kung okay. Ah, okay. So, yung medical po, kanino sagot po yun? The applicant. Yung expenses. Ah, okay. Medical is for personal expenses kasi this is for you to check kung may sakit ka din. Hindi naman to para sa amin, di ba? So, medical, may mga insurance naman tayo sa Israel. May Clalit, may Maccabi, ano pa yung mga insurance dito. Pwede silang tumawag sa insurance company nila to book for medical. Ang medical naman, simple lang. General, yan, blood test. Tapos x-ray lang to check tuberculosis. Oo, mahigpit sila sa x-ray. Yung x-ray, alam mo kung bakit sila mahigpit kasi malang x-ray. So, kailangan mo mag-reason out na hindi ka masyadong nakakahinga. Pwede na pala. Inuubo ka. Para mapakinabangan naman ang Clalit. Oo, kasi yung insurance na yan, mahal kasi ang ng x-ray, kaya okay. Hindi sila talaga nag-go-on nila. Sabihin mo lang na, hindi ka nakatulog, gusto mong ma-check kung okay ka ba, that's it. Mm-hmm. Yun, ang ano naman natin dyan, ang inanot is lungs or ears. So, pwede po ba mag-apply yung mga wala ng visa? Yes, may additional lang. Ma-additional. Mm-hmm. So, yun yung difference na US at UK? Yes, yung mga wala ng visa dito, they are all welcome na mag-apply. Meron lang tayong additional payment. Hindi ko nababanggitin kung magkano yun. Tumawag na lang sila. Pero pwede sa kanila. Yun yung maganda. Kahit wala kang visa, pwede kang mag-apply. Israel lang po ba? Israel and Filipinos outside Philippines. For example, may mga applicants kami from Hong Kong, from Dubai, UAE, from Saudi, kasi syempre maraming nurse dyan, from Qatar. As long as na may UK embassy, pwede silang mag-apply. Huwag lang sa Pilipinas. Huwag lang muna sa Pilipinas. May inaayos na ako. Pag aalis nung nasa Sabado yung binigay mong contact sa akin. So, doon pa lang. Siyempre, kaya mag-a-apply yung iba, mag-cross country kasi gusto nila makuha yung family nila. So, okay. Let's talk about our dependent. Yes. Dependent. So, ang UK, ang kagandahan ng UK, for example, is that pwede na nilang kunin ang mga dependent nila. Example, even though they are not married. So, regarding din naman sa dependent natin, the good thing is, kahit hindi sila married, kahit living partners or boyfriend, girlfriend, as long as na-provide nila na they are already living together, may mga text messages, something like that they're already boyfriend, girlfriends, pwede yun. Pwede nilang ma-invite. And yung child, the age should be below 18 years old. And hindi na sila maghihintay ng 5 years before ma-invite yung mga dependent. As long as your sponsor will agree, pwede mo na silang invite 6 to 8 months upon arrival. Yung mga sponsor, ayaw nilang bitbitin mo on the spot yung mga dependent mo kasi gusto nila ma-focus ka muna sa work. Kailangan mo muna makapag-adjust, di ba? Okay. So, mostly, payag naman sila between 6 to 8 months upon arrival. Okay na sa kanila yan. Tapos, your dependent, let's say for example, yung asawa mo, example lang, no, asawa mo, freelancer siya. Ang visa niya, parang visa mo. Same kayo ng visa. So, pwede siyang maghanap ng any work na related sa kanya na open na gusto niya doon sa UK. But of course, syempre, yung malapit lang sa job site din ng missis niya, alangan naman na nandun sa missis niya sa countryside, tapos pupunta siya sa city. Tapos, maganda dun is free ang education at saka health. Paano pa po college education? As long as it's public, so free. Nakikita ko mas okay ang UK. Yes? Tingin mo ba? Tingin ko. Sa waiting time, yeah. Napakabilis kasi niya, no? Yes. Pero syempre, ang lagi mong kalaban dito, pera. Mm-mm. Mabilis lang kung may pera ka din. Wala po bang installment?
time na nagtatanong kung meron daw ano, financial banking support, wala. Wala. Fortunately, no. Wala pa kami funds. Wala pa. Ay, pautang. We'll see. Maybe. Let's see. Next topic po natin ay Poland. So ang Poland JO naman natin is factory workers. Iba't ibang uri ng factory.